Hello mga ka-princess! Ngayon ang ating vlog ay tungkol sa isa sa mga prutas sa Pilipinas na meron din dito syempre sa Japan. So ngayon ipiplex ko lang ang sobrang mahal na pinya dito sa Japan. So guys, minsan talaga kapag nakikita mo yung mga presyo ng mga produkto o ng mga pagkain dito sa Japan, masasabi mo na lang, I love Philippines. Dahil sobrang ang mahal ng mga bilihin dito sa Japan. So guys, kung makikita nyo, yung pinya na ito ang liit-liit. Kung ikukumpara mo sa mga pinya sa atin sa Pilipinas. At guys, tanongin nyo kung magkano ang presyo nito. Ito ay nagkakahalaga ng 700 yen dito sa Japan. So kung i-convert mo siya sa peso, so naglalaro siya sa 300 pataas. Okay? So, kung ikukumpara mo sa Pilipinas sa atin, lalo na kung bibili ka sa Tagaytay, napaka-laki ng diferensya. Pero, syempre, para maging healthy man lang tayo, at matikman, makatikim tayo ng prutas dito, so, kahit mahal, gagrab natin. Tsaka kasi ako, guys, mahilig talaga ako sa prutas. So, guys, at isa pa, sa mga hindi kinabibili ng mga tao, kahit sa Pilipinas, di ba? Iniisip nila ang hirap balatan ng pinya. Ang dami daw tapon, mas marami pa yung balat, ganito ganyan. So ako, may ginagawa akong technique para mabilis lang siyang mabalatan. Pero hindi siya yung kamukha ng natural na way na nakikita natin kung paano binabalatan ha. Basta ang usapan dito kung paano lang mababalatan at madaling makakain ng pinya. Okay? So, tingnan natin guys. Papakita ko sa inyo. Okay. Pwesto muna natin. Ayan. So, ito ang pinya. Kailangan natin ng sangkalan, syempre. Sangkalan at ng kutsilyo. Nasaan ang aming kutsilyo? Nasaan ang aming kutsilyo? Okay. Ito ang aming kutsilyo. Guys, nga pala, i-flex ko lang ang aming para sa amin napaka-worth it ng kutsilyo na ito dahil nabili lang namin ito sa Daiso. Pero masasabi ko, good quality siya. Tsaka, okay na yung talim niya ha. Kung ikukumpara natin sa mga nabibiling. Yung mga mumurahin na kutsilyo pero di ba walang talab. Pero ito napakatalab. So, isang taong mahigit na namin itong ginagamit. Pero sa Daiso lang namin ito binili. Siguro 100 yen. O 200 yen to kung di ako nagkakamali. Pero worth it na siya guys. Pero tas ang ganda pa. Parang ang tibay-tibay niya. Okay guys. Simulan na natin. So syempre handa din natin ang lalagyan na ng pinya. Ang lalagyan na ng pinya. Okay. So guys, hihiwain lang natin, syempre, yung pinakaulo. Ayan. Pagaling natin ito. Okay. Hihiwa na natin ito. Tapos, ito naman, yung puwitan. Okay, guys. So, di ba guys, ang karaniwang ginagawa ng mga iba, pa ganyan, tinatalupan nila pa ganyan. Tapos, nahihirapan sila. So, ako guys, ang ginagawa ko, kunyari kung mahaba to, kung medyo malaki, pagtatatluhin ko yan, hatiin ko sa tatlo. Okay? Ako, so dahil maliit ang pinya ngayon na nabili natin, kahit dalawa lang.
Pero pwede din tatlo, guys. So, sige, tatlo na. Okay. One. And two. Okay. Okay, guys. So, unahin natin yung pinakapuno. Ayan. So, para mabilis, ayan. Hiwain lang natin. Ganyan lang siya, guys. Ganyan lang. Sa akin, guys, hindi na ako masyadong maarte ha din sa mga mata-mata na yan. So, kapag kinakain naman na yan, pwede mo naman tanggalin na yan sa sarili mo. Pero, syempre, hanggat malilesen yung mga mata-mata. Ganyan lang. Ganyan lang siya. Diba? Mas madali. Mas mabilis. O din. Ayan. So, ayan. Hihiwain mo na lang siya. Ganyan. Tapos kung gaano yung kapal na gusto mo pa. Kung gusto mo pagkalawahin. O, diba? Tapos, triangle mo na lang para ano na lang siya. Subo na lang ng subo mamaya. Hiwain na lang ng ganyan. Diba? Tapos. Diba? O. Yan. O. Tapos ito din. Ganyan. Hiwain mo lang. Hiwain lang natin kung gano'n yung kalaki ng gusto natin. Uy. Next naman ito. Sa gitna mas madali eh. Pag yung gitnang part. Kasi wala na siya. Hindi siya yung pakurla. Yung ilalim. Diba? Tapos, ayan, tanggal-tali lang na natin yung ibang mga masyadong malalang mata. Ayan. Para walang masyadong mata sa ating buhay. Mga matang mapanira. Ayan, tanggalin natin mga matang mapanira. Okay? So, ayan guys, pwede naman na siya ganyan. Siwain. Pagdalawin mo ulit. Tapos siwain mo na lang. Okay. Ayan. Sa akin guys, yung isang buong ganito, kasi mahilig talaga ako sa prutas. Minsan, dalawang kainan ko lang. Yung, so, kumbaga, pinaghahati ko lang siya. Minsan, pinakamatagal na tatlong kainan ko. Tsaka napakaganda kasi ng benefit din ng pineapple o ng pinya sa katawan. So, sa mga, lalo sa mga may constipation, sa mga gustong mag-diet, kasi mataas ang fiber content nito, diba? So, mas gusto ko yung ganito. Tsaka mas prefer ko kasi talaga yung mga fresh fruits, diba? Kasi kapag yung mga ano na, preserved na, may mga additional sugar na yun.
hindi na siya yung natural na sugar content lang ng prutas. So, mas maganda yung ganito. Kaya minsan guys, may makikita ka dole na galing sa Pinas. Tsaka ano, siguro depende rin sa pinanggalingang bansa ng pineapple. Kasi parang ang bihira dito ng taniman ng pinya. So kailangan mag i-import ang Japan ng mga prutas galing sa ibang bansa. Pero guys, kung ikukumpara mo, mas mura pa din ang pinya na galing sa Pinas pag dito ka bibili. Pero kung ikukumpara mo pa din sa presyo sa Pilipinas, napakalaki ng kaibahan. Pero mas sa akin, mas masarap pa din yung pinya sa atin. Kumpara doon sa mga iba ding pinya na tikman ko na binibenta dito sa Japan. Mas makatas siya. Meron yung isang pinya akong nabili once. Tapos ang sobrang mahal din niya, ha. 1,000, parang 1,000 yen. So parang 500 pesos siya. Medyo malaki lang ng konti dito, pero matamis siya sa akong matamis. Pero hindi siya yung makatas ba? Alam mo yun, may tamis siya pero hindi siya yung makatas katulad ng katas ng pinya sa atin. Na juicy talaga. Tapos kasi yung sa atin, di ba, yung halong tamis at asim. Yun talaga, matamis siya, pero parang kulang sa katas. Pero siya yung pinakamahal na pinya na nabili ko dito sa Japan. So, ayan guys. Oh, finish. Finish na natin ang balatan. So, yung iba guys, di ba pag kumakain ng pinya, nilalagyan nila ng asin at yung iba naglalagay pa ng paminta. So, ako, prepare ko lang, hugasan lang natin. Mas prepare ko, yan, hugasan lang natin, tapos, lagyan lang natin ng konting asin, budbud lang guys, ganyan, budbud lang, yan, pang alis kate lang, so, yun yung sinasabi nila para maalis yung kate, okay guys, tikman na natin ang pinya, so, tapos na, let's eat guys! In fairness guys, masarap, matamis siya. So guys, thank you for watching. Bye!